Morning po. Morning. Hindi po ako mag-preach. Pwede na, pwede. Nakakawin po yan po. Maraming salamat po sa pag-invite ko para mapagsalita po dito sa harap niyo, para maging isang patutuo bilang isang Kristiyano na nag-participate sa First Fruit na pinagpala patuloy ng Panginoon. And let's start po. Self-centered po. Miss po, bago po ako dito sa church ay isa po akong self-centered person. Makasarili po akong sa Tagalog. Gusto ko po, kunyari po sa ano, parang gutom na po ako, tapos meron po akong isang pita, tapos meron po akong katabi na parang nanghihingi po sa akin. Tapos last piece na lang po ng pita na yun, tapos hihingin po sa akin ng nagugutom na katabi na po. Bilang isa pong self-centered, kakainin ko po yun, hindi ko po ibibigay. Sarili ko lang po yung isipin ko kasi siyempre po, gutom na po ako, eh, bibigay ko pa po ba sa kanya yun. Meron siyang ano, then sabi sa akin ni Lord sa Romans 8 verse 8, those who are in the flesh cannot please God. Hindi po pala nakakalugod sa Panginoon. Ang ginagawa lang natin is yung mga para sa sarili lang natin. Dapat yung mga ginagawa natin is yung mga nakaka-glorify kay Lord. Siya rin po yung mga nagpapakita o nakakalugod sa paningin ng Panginoon. And may kapatid po yan, self-centered, which is selfish po. Madabog din po talaga ako. Kahit pag may nanghirap lang sa akin ng bagay, hindi ko po pinapera. Kasi po, iniisip ko rin po na baka masira lang po yung gamit na yun. And sabi rin po sa akin ni Lord, sa James 3:16, for where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. And ganun din po, selfish, and I'm mahilig din po magselos. Kunyari po yung kapatid ko po sa pananampalataya, pinagpala ng Panginoon ng bagong sapatos, nasa isip ko, bakit siya binigay ng sapatos, dapat ako rin po. So, hindi po pala siya kagandahan sa harap ng Panginoon, and it is a disorder. And year 2018 po, which is my first fruit, wala po pong work nito, isa lang po ang estudyante. Then, gusto ko po mag-participate, kaso iniisip ko po, saan po ako kukuha pera? Then, tinignan ko po yung coin purse ko, may lamang pong 40 pesos. Nasabi ko, pinaalala sa akin parang yung sa widow's offering. Kung may nakakaalam po, yung sa widow's offering. Sa widow's offering mo. Hindi, wala. Wala din sa numbers. Sa Mark 12 verse 41 to 44, which is yung widow na wala na siyang kahit ano, meron na lang siyang 2 centavo, tapos nandun po siya sa San Pedro, which is nandun po si Jesus, magbibigay po sila ng offering kay Lord. Then, yung iba pong mga tao, dami pong daladalang pera, galing po sa kayamanan nila para mag-offer. Then, ito pong widow, in-offer niya po ng buong puso yung 2 copper coins, which is parang 2 bentsinko lang po yun para sa atin. And sabi, ang nakakagulat lang po doon, which is, ang pinaka, nakapag-peace kay God, hindi yung maraming pera yung binigay, kundi yung puso yung tinitignan ng Panginoon sa pagbibigay. Kasi kung magbibigay ka ng malaking halaga nga, pero kung di naman mula sa puso mo, baliwala din. Pero ito pong widow na to, para ako rin po, sabi ko po, itong 40 pesos na to, alam kong magpapalain ang Panginoon, alam kong para sa kanya talaga itong first offering na to, and magpapaticipate ako. Then nag-participate po. Then, year 2018, the same year po, there was a storm. Mark 4:7. Ito po yung, and the great wind storm arose and the waves beat into the boat, so that is was already filling. Ito po yung time na nasa bangka po sila Jesus. Then yung mga disciple niya po, tinamaan po ng malakas na pagbagyo at pagalon. And then yung sila po nag-worry.
Tapos si Jesus po is nakatutulog lang. Then, sa amin po, ang storm na dumating, the time na natutulog po ako, bagong uwi lang po si Papa, then tumawag po yung kasamahan niya, nasunog po yung Manila Pavilion natin. This was the time na nawala po ng trabaho si Papa, then inisip ko po, wala kaming pagkukuha na ng pera. Saan po kami kukuha ng pera? Saan po ang pagpakakain? Wala rin po trabaho si Mama. Then, imbis na magmukmuk ako, imbis na sisihin ko si Lord na bakit gano'n nag-first fruit naman ako, pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? Kaka-first fruit ko lang, pero bakit ganito bigla na walang trabaho si Papa? Pero hindi po yung nasa isip ko eh. Pumasok po ako ng kwarto, umiyak. And hindi ko po sinisi si Lord, kundi nagpasalamat po ako sa Kanya. Bakit po? Kasi hindi lang naman po sa magagandang bagay ka dapat po magpasalamat. Di ba po? Porkit binigyan ka, doon ka lang po magpapasalamat. Eh, paano pag ginawa lang ka naman ng Panginoon? Di ka pa rin magpapasalamat, sisihin mo na siya. Eh, nung time nga na binibigyan ka na ng mga magagandang bagay, totoo, pero nung ginawa lang ka, galit na galit ka sa Kanya. Pero nasa isip ko po nun, may magandang plan ng Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans for you, not to harm you, but to give you prosper." Ayun po yung pinanghawakan ko. Sabi, Lord, maraming salamat po dahil sa dumadaan ng problema sa amin. Salamat po kahit nanawala po ng trabaho si Papa. Eh, alam ko pong kikilos kayo sa buhay namin. Then, nag-apply po ako ng work sa McDonald's. Then, tinuruan po ako ng Panginoon kung paano po kumayod, kung paano po kumita ng pera. Ng sarili ko pong pera at makatulog ko sa aking pamilya. Then, ang pinaka-blessing po is hindi po yung kung anong meron ako. Kung ano po yung nangyari, ngayon po, year 2020 or 2021 po ata, nagkaroon po ng quarantine. Ang ginawa po ni Papa nung nawala po siya ng trabaho, nag-isip po agad siya ng paraan, nagtinda po ng almusal, wala pa po quarantine na. Nagtinda po ng almusal, naging mabenta. Kung yung time na nag-quarantine po, nasa trabaho pa si Papa, malamang po sarado po yung hotel. Walang trabaho si Papa, hindi po kami na-ready. Ayun po yung pinakamalaking blessing sa amin. Yung business na yun na ni-ready ng Panginoon para makilala kami, para pagdating ng quarantine, pagdating ng COVID na yun, naka-ready na kami. Which is kami po yung pinaka, yung business po ni Papa, yung pinaka-essential pa, is, which is yung pagkain po. Doon po yung pinagpapasalamat ko po sa Panginoon eh hindi po kami pinabayaan sa pang-araw-araw. Nakikita niyo naman po dami po ng blessing hanggang ngayon naman po. Last year din po may blessing. Nakuha niya na po yung resignation fee niya. Then, sobrang laki po ng amount na isipin mo yung 40 pesos. Magkano yung binigay sa akin ng Panginoon? Binigyan pa ako ng PC, pang-edit ng computer. Binigyan pa kasi 40 pesos lang yan, di ba? And dito na po ako magtatapos. Nandito po ako para hindi lang po magpasikat. Nandito po ako para encourage po kayo na mag-first fruit, mag-participate po. Kahit maliit man yan o malaki, hindi naman titignan ng Panginoon yung offering na amount ng offering mo. Tinitignan ng Panginoon kung buong puso mo talaga binibigay sa Panginoon yung offering mo sa Kanya. And yun lang po, nakita nyo naman po kung anong pagpapala meron ng Panginoon. Maraming salamat.